Ilang araw bago matapos tong ano, yung mga ganito? Ito po, 1 week po itong aking sinubukan po lang po sa na magawa ng ganito para po may counting income naman po. Kasi sir, kami po kasi mahirap lang, kaya po napapaiyak po kasi ako. Malaking tulong itong halaman na to, yung pandan, dito sa mga taga Simara. Kasi dahil dyan, inilaban po namin sa fashion show at ito po ay summer outfit made of pandan. Kung makikita nyo po, siya ay pandan macram. Okay na sa kanila, oh. Basta kung ano yung maitulong natin, no? Ang sabi nga ay, mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Yes. Diba? Mga kapanalig, binigyan tayo ng ano, ng souvenir. Tapos ka na ba? Hindi pa po. May napatapos na po ang mga alak sa kolehiyo nang dahil po sa tulong ng bag nito. Talagang pang ano to, pang passion mga kapanalig no. Tsaka talagang pulido yung pagkakagawa niya. Ito rin, mas quality pa nga to kasi talagang ito mano-mano, hindi minaki na mga kapanalig no. Talagang pinaghirapan, dugot pawis bago ano to, magawa. Kaya simula na magbulita kasama Sino TV. Nandito tayo ngayon sa Barangay Mangansag, Sitio Yaaw. At ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga tao dito. Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan ginagawa po yung mga katulad nito. Yan yung mga basket, bags, at syempre yung magandang dress katulad noon. Yan po ay gawa sa pandan. Ako po si Cheryl Fabriag Timbal, residente po ng Barangay Mangansag. At ako po ay isang pandan basket maker. Nagsimula po kaming gumawa ng mga basket bayong. Start po kami ng 2017. Tapos ako po yung pinakabatang weaver sa amin. Ako po si Maribel Famis po. Ay gumagawa po ako ng ganito. Nakakatulong po ito sa aming panghanap buhay po. Sa mga counting mga pangangailangan po namin. At ako po ay nagsimula nito ay nung halos wala pa naman pong isang taon. Ako po si Shirley Fabriag ng Barangay Mangansag, Corcuera Romblon. Ang trabaho po namin dito ay gumagawa po ng mga banig dati. Tapos ngayon po ay kami po yung nag-training ng paggawa ng mga bayong. Tapos ang trabaho ko po dahil po sa kami lang po ng anak ko ang nag-training, yung ang trabaho ko lang po ngayon ay yung naglilidas ng ano, ginagawang bayong. At tinuturuan ko din po yung mga kasama namin dahil kami nga po ang nag-training sa DTI sa paggawa po nitong mga bayong na ito. Ako po si Edgar Fabrio ng Barangay Alegria. So nalaman po natin na dumating yung ating mga kamag-anak, asawa ng kamag-anak po, yung Lowy TV, kapanalig, na kung saan ay isa po sa sikat sa YouTube channel. So ninais ko po na i-invite sila dito sa isang lugar dito sa Island of Simara, yung tinatawag na Panranumag. At ito ay yung panran ngayon na pinaproduksyon ng mga taga Mangansag para i-promote yung mga gawa nila, hindi lang dito sa Island of Simara but sa buong ng Pilipinas kung maaari, no? Yung sa ganito po na pandan namin, naging twine na po siya. Tapos gumawa po ako ng isang inilaban po namin sa fashion show. At ito po ay summer outfit made of pandan. Kung makikita nyo po, siya ay pandan macram. At ito po ay nanalo best in costume po. At marami din po, nagkaroon po ako ng 2 special award dahil po dito. At napakalaki po na ang naitutulong sa amin ng pandan dahil ito po yung
kinakabuhayan naming mga kababaihan dito po sa amin sa Corcuera. Ito po yung ipinantatawid namin sa pang-araw-araw naming pangangailangan, lalo na po yung kagaya namin na konti lang yung kita namin. Pero dito po kami umaasa sa pandan. Sinubukan ko lang po sa na magawa ng ganito para po may counting income naman po. Ano po, hindi po yan talaga ang pinakahanap buhay nyo? Kumbaga, may iba pa kayong hanap buhay bukod dyan? Ay, pag mga tag-ulan po, ay kami naman po ay sa magsasaka din naman po. Okay, yun po. Pero pag nagpapagawa po yung aming mga, yung leader po namin, hindi kami po ay nagawa. Nagagawa kayo. Pero pag wala pong order siguro, hindi po ano, wala pong gawa kami. Oo. Ganun pala. Di sa bahay din po kami. Magsasaka din po kami. Saan po kayo natuto niya na gumawa? Ay, kami po ay naglalala din po ng banig. Ay, kaya madali lang po sa amin na magawa po din ng ganito. Mga ganong katagal po bago matapos nyo isang basket na ganyan? Itong isang basket pong ito ay halos mag 45 minutes po siguro. Oh, 45 minutes? Opo. Kaya nyo? Opo. Ganong katuloy, no? Galing. Talagang expert na kayo sa Opo. Paggawa ng ganyan. Tapos, 2017 po kami nag-umpisa sa paggawa ng bayong hanggang ngayon po. Gano po kahalaga sa buhay nyo po yung paggagawa ng ganyan? Ano po yung naitulong sa inyo? Nako, napakahalaga po, sir. Dahil dito po kami kumukuha ng aming panghanap buhay po namin, pangbili ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya mahalaga po sa amin itong pandan po dahil ito po yung panghanap buhay namin dito. Yung pandan po, saan po yan makikita? Mga tanim-tanim lang dito talaga? May sadya po kaming mga tanim nito, sir. Inaalagaan po namin. Kasi nga po, ito po yung hanap buhay namin dito sa amin. Kaya ito po ay, kung minsan nga po, sir, ay kami nagtatanim po nito. Bakit po kayo naiiyak, Nay? Kasi, sir, kami po kasi mahirap lang. Kaya po, napapaiyak po kasi ako po, sir, sa totoo lang ay simula po sa pagkabata ay ganito lang po, sir, yung trabaho ko. Dati po ay, ako po ay mga 4 years old pa lang ay nagagawa na po ng banig. Tapos ito nga pong huli, kasi nga po ngayon ay, syempre, nag-level up na po tayo. Pag wala pong order ng mga bayong, di bumabalik po kami, sir, sa paggawa po ng mga banig. Dahil yung banig naman po, dito po sa amin ay unlimited po yung banig. Yun po ay, pag wala pong mga order kaming bayong, edi, ang ginagawa po namin, sir, ay gumagawa naman po kami ng banig. Alam natin na mahirap gumawa ng ganitong paggawa dahil alam na, puro mano-mano po, no? Kaya nga ay gusto kong makita kumbaga ang pangailangan din nila, no? Alam na natin na mainit, wala silang building, ay kumbaga ay kung makita ng gobyerno na at yung kanilang katayuan ay baka sila ay mapagbigyan, no? So kawawa naman, kumbaga ay kailangan natin na magtulungan tayo para sa ikakaunlad ng ating lugar, lalo na dito sa lugar ng Corcuera na kung saan ay isa sa pangunahing trabaho noon kahit kami, nung kami na maliit pa. Yan din ang gawa namin, yung paghahabi ng banig, pag hindi banig, dagat. Yun na ang routine dito . Pag hindi dagat, dun sa tinatawag na umao, pagtatanim, farming. Yun naman talaga ang routine dito sa isla ng Simaray, tatlo lang . Pag ganitong summer, na ano ay tutok sila sa ganinang paggawa ng banig. Pagdating naman tinatawag na rainy season, tutok naman sila sa tinatawag na farming. Nagtatanim, baling, yung kamuting kahoy, mais, etcetera, etcetera. Kasi dito po ay umaasa lang ang isla sa tinatawag na rainy season. Wala po ditong irrigation, bagamat mayroon tayong irrigation, hindi pa sapat na patubigan lahat, no, yung lugar na ito. Kaya parang dinidimo muna ng LGU kung paano magkaroon ng tubig sa panahong ganito na ano na summer, no. So siya pala yung pinakabatang waiver dito sa ano, sa paggawa ng mga basket at kung ano-ano pa, katulad niya nitong napakaganda na dress na gawa sa pandan. Ano, nakakatuwa. Pero ito minana mo sa magulang mo to. Opo. Mm-mm. Tapos
Nag-attend po kami ng training. Training po kami ng DTI. Pina-training po kayo. Opo. Sino ba ano? Sino ba mahawak na ito? Sako po ba kayo ng munisipyo o sinong Opo. Organization? Meron po kaming organization. Marami po kaming member. Tapos, pinapakilala din po yung mga product namin ng DTI. Ah, okay. So, masali din po kami sa mga trade fair. Pero, dito lang po kami sa Romblon lang. Sa Romblon lang? Wala na sa ibang lugar? So, meron pa pong ano, ibang branch katulad ng COSIS dito o sa ibang lugar na gumagawa? Hindi po. Dito lang mismo sa Corcuera. Ah, sa Corcuera lang? Opo. Talagang ito po talaga yung pangunahing hanap buhay po nung araw. Opo. Hanggang ngayon. Yes po. Ng mga kababaihan. Hanggang ngayon po, ano pa rin siya, kilala pa rin. Opo. Na talagang ito po talaga produkto ng Simara. Opo. Ayan, nakakatawa naman. No? Kasi mahirap gawin to mga kapanalig. Ako, pinapanood ko yung mga pag-ahabi. Ginagawa ko rin siya, pero hindi madali. Kailangan ng tiyaga. Oras, no? Kasi kung hindi ka matiyaga, hindi mo siya magagawa, Opo, eh, no? Opo, tama po. Ilang araw bago matapos tong ano, yung mga ganito? Ito po, 1 week po itong aking One week? Na ito, opo. Galing mo, no? Saan ito inilaban ulit? Sa sustainable fashion show po sa Udyongan. Ah, sa Udyongan. Nag-champion ka? Opo, champion po. Grand winner. Ang galing. Grand winner. Ang galing, you know? Yan. Nasa talent talaga yan. Sa bagay, kahit hindi naman talent, kung pag-aaralan mo, pwede mong matutunan. Pero kung talagang hindi mo naman talaga passion yung ginagawa mo, mahirap din, no? Pero ito pong mga bayong, pag may order po yung mga napunta po dito nagbabakasyon sa amin, di gumagawa po kami nito, sir. Mga ilang taon po kayo nag-start na gumawa niyan? Dito pong mga bayong, sir. At 2017 po kami nag-umpisa, sir, nito ng paggagawa ng bayong. So ayan po talagang pangunahing hanap buhay niyo po. Ito po talaga, ito po talaga, sir. Okay, malungkot at baka sakaling maraming makanood at gusto nilang kumuha dito ng mga produkto nyo, di ba? At iluwas para sila naman mag-alok sa mga ano. Ayan. Opo, sir. Maraming salamat po. Salamat din po, sir. Pupunta naman tayo ngayon kung saan nakatanim yung mga pandan dito. So yung pandan na to, mga kapanalig, hindi ito yung hinahalo sa pangtinola para bumango, ha? Ibang para maging masarap yung lasa. Ito yung pandan na ginagawa nila para mabuo ang basket, mga bag, mga dress, yung katulad ng pinakita ko sa inyo. Yan. Malaking tulong itong halaman na to, yung pandan, dito sa mga taga Simara. Kasi dahil dyan, nakakakuha nga po sila ng hanap buhay, ng mga pangkain, no, dahil sa pandan na yan. Napakatagal na ng panahon, nung unang araw pa raw, talagang pagbabaneg, paggagawa ng mga bag, at kung ano-ano pa. Dahil sa pandan na to, nakakaraos sa buhay yung mga taga Simara. Parang ano to, kamag-anak rin ng pandan. Ganun ba? O talagang ibang lahi? Iba. Iba eh, no? O. Kasi may mga matuli siyang part, mga kapanalig, no? Tapos, ito sigurong mga nakikita nyo na yan, guwit-guwit. Yung sa tabing dagat kasi, maliliit yung kanyang dahon. Ah, maliliit yung dahon niya. Tsaka, yun nga, sabi ni Junjun, yung sa tabing dagat, pag yun daw yung ginagawang basket ay nagiging kulay itim. Pero ito, puti siya. Puti, katulad nung doon. Pinapatuyo lang. Pinapatuyo. Mukhang magandang klase nga, no? Ang galing. Tapos yung ginagawa nila dito, pag dinadagdagan pa, nagtatanim. Oo. Para mas maraming makuha. Harvest. Galing. Yan. Ito pala yung tinatawag nilang pandan. Pwede kaya siyang ano, gawing buko pandan? Hindi. Hindi pala. Ay, pinya pala to. Mali. Akala ko pandan pa rin. Pinya pala yan. Okay. Tuloy. Ganito yung pinaka-pwesto nila dito, mga kapanalig, no? Ayan. Simpleng maliit na pinaka-base nila. At kahit mainit, gumagawa sila dito. At yung pinaka-bubong nila, eto lang. Kaya nainitan sila. Kaya nagbabakasakali kami, mga kapanalig, no, na kung sakaling merong mga negosyante dito na gustong kumuha ng mga basket dito na rekta sa kanila, baka pwede po natin silang
mabilan o matulungan para naman po lumago yung kanilang ginagawa dito, kasi napakaganda naman po, talagang quality at talagang pinaghirapan, no? Yung mga subscriber natin kahit saang lugar, kung gusto nyo kumuha, papakita ko sa inyo mamaya kung paano sila mako-contact at pwede kayong kumuha ng mga produkto nila para maibenta nyo sa ibang lugar at para makilala rin yung mga ginagawa nila dito. Ano pala, paano po kayo mako-contact yung buong team para kung sino yung gustong bumili ng mga produkto nyo po? Paano ba kayo mako-contact para makakuha sila? Madali lang naman. Kung nais nung makakuha ng produkto nila, sa pamamagitan ko, pwede rin akong kontakin sa pamamagitan ko yung aking Facebook, no? Mayroon tayong Facebook, Edgar Fabrio Senior. Pwede kayong mag-chat sa akin at i-chat ko rin din kapag ano na kami, friends na kami ni ano. Then kung paano kayo makaka-avail ng kanilang mga product para saan mang lugar, pwede naming itawid ito through kung saang lugar. Basta wala namang problema tayo ngayon sa kwan, eh. Kumbaga, madali na yun. Kahit saang lugar dito sa Pilipinas, pwede naming ipadala yung mga product nila, no? So, shout out sa ating mga taga LGU, taga DSWD, baka naman na sila ay mapansin nyo at mabigyan sila ng konting tulong para sa pagdating ng tinatawag na rainy season ay komportable naman silang gagawa. Hindi, okay lang dito summer, oh. Kita naman natin na nasa labas sila ng bahay, mainit. Pero pagdating ng summer, yung production nila medyo mahirapan sila kasi wala silang konting building lang. So nagre-request lang kami na yung ating mga may mabuting puso. Tama. Na, di ba? Mabuting heart. Puso. From the bottom of your heart. Na magbigay na sa kanilang konting tulong para sa building. Yung ating mga negosyante na yung kanilang pera medyo malaki naman. O medyo, hindi naman malaki. Ibig sabihin ay nakakaluag-luag. Okay. Baka pwedeng nating ambunan po mga kababayan. Yung ating mga kababayan din natin dito sa Mangansag, na mapagawan din sila ng kahit makeshift building lang, okay na sa kanila, oh. Basta kung ano yung maitulong natin, no? Ang sabi nga ay mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap, yes. Di ba? So kung nagbibigay tayo nang galing sa puso, napakaganda po nung ating gawain na yan na tayo ay nagtutulungan, no? Okay. Sa ating mga kababayan na nangangailangan. Salamat po. Mga kapanalig, binigyan tayo ng souvenir. Tapos ka na ba? Hindi pa po. Kung tapos ka na, bibidyohan ko kasi, magbibidyo ako kasi. Ah, sige ba. Pa-plot din ko sa binigyan tayo ng basket, bilang souvenir at nakakatuwa. Kasi meron tayong madadala pag-uwi ng Maynila o ng kapanalig na gawa nila ate dito, no? At ayun ang target natin, sa bawat mapupuntahan natin, meron tayong maiuwi na produkto galing sa iba-ibang lugar. Dito sila. Ano to? Bahay nyo ba to? Ah, ito na yung pinakabahay at pinaka parang pestuwa nila ng paggawa. May pamilya ka na ba? Meron. Tatlo po ang anak. Tatlo? Nasaan na sila? Asawa mo yun? Opo. Ah, asawa mo pala si Sir. Oo, galing. Ang swerte ng asawa mo dahil maabilidad ka ate, ha. Masipag at marami kang kayang gawin. Natatawa si ate, malamang magkapatid kayo, no? Opo. Anong pangalan mo ate? Leia po. Leia? Oo. Kumakanta ka? Parang Leia Salonga, oh. Kala ko. Ano taong ka na? 24. May asawa na rin? Wala po, pero may anak na. Ah, pero may anak ka na? 6 months old. Ah, 6 months old. Nasaan na yung ano mo, partner mo? Wala na din. Wala na, patay. Baka nagkabilang bahay lang, oh. Natatawa. Si ano naman, si ate. Ano pangalan mo ate? Chona. Chona? Ano pong tawag dito? Ginagawa niyo, nag-hobby rin po kayo? Hindi po. Nakiki-electric pan lang po. Joke lang. Akala ko, ano yun. Opo. Tama siya lang po dito. Ano pa siya lang? Taga saan kayo? Taga dito lang din po. Pero nandun po yung bahay namin sa baba. May asawa na ho? Wala. Oh, dalaga pa. Ilang taon na ho kayo? 39. Oy, yung mga boys, oh, maganda si ano, si personal, oh. Dalaga ang Pilipina, oh. Naghahanap po ba ng magiging partner? Hindi na po, ayaw na. Okay, time check lang mga kapanalig. Ang oras natin ay 9:27, pero hindi pa dito natatapos ang ating kwentuhan dahil meron pa kaming pupuntahan, no? Nagmotor ang aming team papunta dito. Kasi sa Jessica Soul, lumipad, di tayo nagmotor. Pwede rin lumangoy ang aming team papunta dito. Pwede po bang pumasok? Nahihiya ako, eh.
So nandito tayo ngayon sa Barangay Mangansag pa rin. At isa sila sa gumagawa dito ng mga produkto. Katulad na itong mga bag na to. Ah, kakaiba naman sa kanyo. Sa inyo po? Bayong. Sa kanya naman, mga bags na napakaganda. Pang-export at talagang, na po yan, sir. Pang-export na ho. Ano pong pangalan niyo, mother? Ako po si Libby Banner ng Barangay Mangansag. May pamilya po siyang nanak at ang trabaho ko lang po ay ang gumawa nitong mga bag. Dito ko po kinukuha ang pang-araw-araw namin at saka ang panggastos pati pag-aaral ng mga anak ko po. May napatapos na po ako mga anak sa kolehiyo dahil po sa tulong ng bag nito at sa mga anak ko. Ilang taon na po kayong gumagawa ng bags? Ako po ay matagal lang gumagawa. Mga... Hindi lang po, 7 years na po. 7 years? 7 years na po. 7 years na po. Saan po kayo natutong gumawa ng mga ganitong bags? Ay, inimbento ko lang po yan. Ay, inimbento niyo lang ho? Kayo na nag-iisip ng mga design? Dati po akong manggagawa ng banig. Ay, sa, nang maimbento ko ito, yan na lang po. Na-promote po ni Mayor Bañares sa ibang bansa. Doon na po nagsimula ang pagbibenta ko ng bag. Alas po pala. Paano kayo makakontak ko kung sakaling merong gustong bumili ng ano yung mga bags nyo? Sa Facebook ko po. Ano po ang Facebook nyo, Nay? Libby Panner lang po. Ba? Libby Panner. Libby Panner. Yun, pwede natin siyang makontak doon. Dahil mahirap po ba gawin yan, yung mga bags na yan? Nagtsatsaga lang po. Ilang oras po bago nyo po matapos yung isa? Ito pong, yan pong malaking yan, sa araw po kalahati. Ito po ay ano, kalahating araw. Oo? Tsaka ito, sa araw po. Kalahating araw lang po yan, grabe. Parang ang hirap gawin. Ito po, isang araw? Isang araw po ito. Sa bagay, sanayan lang po naman yan. Tsaka ang lobby po ay binibili ko pa po, isang piso, isang dipa. Ah, piso, isang dipa. So hindi po pala kayo mismo gumagawa? Bags lang po mismo pala. Pero yung lubit, ano binibili nyo? Binibili ko po isang dipa ay piso. Nakakabili yung gawa ni, ano, ni mother, no? Kasi tignan nyo. Talagang pang ano to, pang passion mga kapanalig no. Tsaka talagang pulido yung pagkakagawa niya. At hindi boring tignan kasi may mga kulay, quality at talagang pang ano to, pang import, pang export, pang airport, lahat ng port. Diba? Tawa si mother, ang ganda talaga. Kasi tignan nyo yung mga bags na to, yung mga pang social. Diba yung mga tatak ng mga ito, si Mara nakalagay. Pero parang yung mga tatak na Dior o yung mga iba-ibang klaseng, parang ganito rin. Mas quality pa nga to kasi talagang ito mano-mano, hindi minaki na mga kapanalig, no. Talagang pinaghirapan, dugot pawis bago magawa. Kaya talagang worth it na bibili niyo yung mga ganitong klase. Kasi talagang ano eh, nagbuno sila ng oras, ng araw, panahon para magawa ito. Napakaganda. Kaya kung gusto nyo talagang bumili, kontakin nyo na lang si mother at kayo na lang mag-usap para meron siyang chatmate o ka-textmate. Well, may asawa na po kayo, aray ko. Hoy! May asawa na po kayo. Ayun po. Si father po, magandang ano po. At ano pong pangalan nyo? Rolly po. Siyan si Kuya Rolly, ang asawa ni ayan, ni mother. Marami na pong bumibili sa inyo ng mga ganitong bags. Ayoko, ang tagabit na ko pang po ayan. Oo, si ate mo. Mga talented talaga ang mga tao dito sa mga ganitong larangan, no? Yung paggawa ng bags, talagang quality. Ganda to, pupunta kayo ng mga mall. Lalagay lang kayo ng ano, tapos nakadress kayo. Pwede to. Unique, ang ganda. O kaya sa mga beach. Kaya, kahit saan, pwede. Kahit sa banyo, dali nyo to, pwede. Oo. Habang nakaupo kayo si Nidoro, di ba na, pwede? Oh. Quality, ang ganda. Tapos ang ganda rin ang makina ni nanay kasi mayroon, no, Juki. Oh, so, galing pa sa Japan yan. Na. Bigay po yan eh, Mayor Elmer. Ah, ba, shoutout po kay Mayor Elmer, ang ano nyo. Ilan po ba mayor dito? Si Mayor de Bañares po ang pinalitan ni Mayor. Ah, okay, ano na po yung mga lumipas na. Okay, so naipakilala na natin at napakita kung ano ba yung mga ginagawa nila dito. Basta mga kapanalig, ulitin ko lang kung sino yung mga gustong bumili, no? Kontakin nyo lang si Uncle. Yan yung Facebook niya, binigay ko na kanina. At syempre, si Ate, yung Facebook niya kasi ang galing niya gumawa ng mga dress, di ba? Kontakin nyo siya kung gusto nyo bumili. At syempre, kay nanay, kontakin nyo rin siya. At ang Facebook niya ay ito. Ayan. At kay Ishi, ito rin ang Facebook niya. Okay?
Maraming salamat mga kapanalig. Tapos na tayo dito sa ating mission. Ipakita na natin kung ano yung mga produkto na ginagawa dito sa Semara. Kaya let's go. Balik na tayo sa kampo. Maraming salamat po. Salamat. Ate, salamat. Thank you po. Yeah, syempre, salamat kay ano sa kasama natin, kay Umot, kay Kautol at kay Father. Nakabalik na kami dito mga kapalalig sa bahay, no. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Suportahan po natin yung mga ginagawa nilang mga basket doon at kung ano-ano pang produkto galing dito sa Semara para mas makilala, hindi lang dito sa Pinas, baka makarating pa ng ibang mundo tuloy. ibang bansa, 'di ba? At ayun, tsaka suportahan natin ulit si Kayumot. Yeah, para umabot ng 1,000 subscriber at mapagpatuloy niya ang pag-vlog dito. Hintayin niyo pa yung mga ibang mga gawa niya. So, yun. Maraming salamat mga kapanalig. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all. Pauwi na kami mamaya. Lagi tayo lahat mag-ingat. Boom. Simula na magbulitan. Kasama si Nui TV.